simula hanggang sa araw ng iyusiyay umakyat sa langit. So mula, buhat sa pasimula, hanggang sa araw na siya umakyat sa langit. So, sa Ingliso kasi, nakalagay ko na yung from the infant narrative. Yung po sumulat mula po noong pagkapanganak na Jesus hanggang sa kanyang pagkakyat sa langit. Ay siyempre, tumutukoy ito sa isa sa apat na ebanghelyo. So, isa sa apat na ebanghelyo, ang sumulat ng gawa ng mga apostol, sino yun? Si San Lucas. So, kaya po makita po natin yung ebanghelyo ni San Lucas, chapter 1, verse 1 din, ang nakalagay din doon ni Alin, minamahal kong Teofilo. So, itong dalawang aklat na ito ay isinulat para lamang sa isang tao. Hindi naman alam ni San Lucas na ito'y gagamitin ng simbahan na magiging kasama doon sa tinatawag natin na yung Biblia, collection of books, holy books. Pero makita ko natin na rin, ha? Pwede pala na, no? Makita natin na ang ating pagtugon sa panawagan ni Jesus na aling gawin inyong mga alagad kong lahat ng mga ng bansa ilin. Magsimula tayo sa isa. Magsimula tayo sa isa. Pabinyagan ninyo sila sa kala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo ng lahat ng bagay na ipinag-uutos ko. Ako'y palaging kasama ninyo hanggang sa huling sandali. Sa pamanong pamaraan, sa pamaraan na nakakayanan natin, sa panunula, pwedeng maaaring sa pamagitan ng pagkanta, maaaring pwedeng sa pamagitan ng paggawa ng tula, na may paliwanag yung tungkol sa aking pananampala, kung umisan kahit na sa pamagitan ng ating mabuting halimbawa, pero lalo-lalo na po yung aking panawagan, na kung mayroon po mga magsusulat, sana po gawin sa sarili nating wika. Yun ang kailangan natin ngayon. Sa English, marami na po tayong tungkol sa English. Pero sarili natin wika na kaunti. Pero yun ang hapon ay binabahayan sa atin, Jesus. At tayong lahat, hindi lamang po ang mga pari at mga madre. Gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. At yung tatlong ito, ang maging papantayan natin. Binyagan ninyo sila sa ngala ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Turuan ninyo ng lahat nilang dapat malaman sa ipinag-uutos ko. Ako'y palaging sumasa inyo hanggang sa wakas ng panahon. Sumasambalataya ako sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa
Sumasampalataya ako kay Jesucristo, ni isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagdatawang tawag siya lang ng Espiritu Santo, ibinanganak ni Santa Maria Biren, pinagmakasakit ni Ponso Pilato, hinango sa krus na matay ni Libig, nanahog sa roon at ang mga imaw. Nang may gantong araw na buhay na magulig, umakyat sa langit, nalulog sa kahit ng Diyos ang ang mga pagnyarihan sa lahat. Doon magmumulat pa rin ito at upon sa nabubuhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal ng simbahan Katolika, sa mahal ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagkabiyan ng Yesus sa langit, umarap siya sa Ama para sa atin. Kung sa Kristo ang ating tagapamagitan, nakatitiyak tayong ipagkakaloob ng Diyos. Ama, sa ating mga kaibigan, sa bawat panalang, Ama namin, tinggin mo kami. Ama namin, tinggin mo kami. Naway laging gabayan ng Diyos ang Santo Papa Francisco, ang mga obispo, at tanang kaparian upang manatili silang nagpapatotoo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama namin, tinggin mo kami. Naway laging gamitin ng mga pinuno ng mga bansa ang kanilang kapangyarihan para sa pangangalaga at pagtataguyod sa karapatan ng mga tao. Manalangin tayo. Ama namin, tinggin mo kami. Naway laging gamitin ng mga kinauukulan ang mga pahayagan, radyo, telebisyon, internet at iba pang anyo ng media para sa pagtuturo ng mabuting asal at tamang pamantayan sa buhay. Manalangin tayo. Ama namin, tinggin mo kami. Naway tanglawan ng Diyos ang puso ng mga gumagamit ng media upang gamitin nila ang kapangyarihan nito hindi para sa makasariling interes kundi higit sa lahat para sa kapakanan ng higit na nakararaming tao. Manalangin tayo. Ama namin, tinggin mo kami. Naway mapabilis at maging mas mabisa ang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng panig ng mundo sa pamamagitan ng makadiyos at makataong paggamit ng media ng mga kinauukulan. Manalangin tayo. Ama namin, tinggin mo kami. Ama namin Diyos, inupuri namin at dinadakila ang iyong pangalan sa kabisang ito ng pagkakayat sa langit ng iyong anak. Naway ganap namin pakinabangan ang makalangit na kaloob ng katotohanan ito na at ihatid kami nito sa kaharian mong walang hanggan. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen.
tumayo ka. Manalangin kayo mga kabatid upang maghahay natin ang kalugdan ng Diyos Amang mga pangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niya ang banal. Ama namin gamita, pakundangan sa pagkakayat sa anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbahan. Ating pagkaloob mo sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay, kami ay makasalo sa pagkabuhay at pagkakyat sa kalangitan. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoon ang ating Diyos. Marapat na siya ay masalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat, ikaw ay aming masalamatan. Kasama at kamatay matapos na lipigil ng anak mong si Jesus na Panginoon namin. Siya ngayon umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitang nakikusap sa iyong parastanan. Siya ang tagapasya sa lupa at kalangitan. Hindi niya iminaksi ang aba naming pagkatao sa paglukluk sa karan mo. Sabagat kami katawan at siya ang ulo. Sabagat yan niya'y katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaysa ng mga anghel sisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami naglukunyi sa iyo kadakilaan. Ama naming banal, ikaw dapat ang purihin ang tanang kinapas sapagat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoon sa Kristo sa katangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa kung tinipo ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw may handog ang malinis na alay para sa mahinang iyong anak. Ama, isinasamo namin ang pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo na ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryo nito. Noong gabing ipagkanan siya, hinawakan niya ang tinapay. Inasalamatan ka niya. Hinagahati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aming katawan na inihahantog para sa inyo. Thank you.
Gayun din naman nung matapos ang abuna, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabon niya ang kalis sa kanyang mahalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang kagipag. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Inugunita namin ang pagamatay ng iyong anak na sa aming nagligtas. Gayun din ang kanyang muling pagkabuhay at pagkakyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinanlapikan, kaya bilang pasalamat, ngayon aming inialay sa iyo ang buhay at banal na pag-aayin ito. Tunguyan mo ang andong na ito ng iyong simbahan, masdan mo iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay, upang kami ipagkasundo sa iyo. Loobin mo kami magsalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami naway gawin niyang handog na habang panahon na katalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kami magamit na iyong pamana. Kaysa ng ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, San Jose, kaysa ng mga apostol, mga martir, si San Martin at kaysa na lahat ng mabanal na aming inaasahang lagi nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pagkipagkasundo sa magbunganawa ng kapayapaan ng kaligtasan para sa buong dingding palatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang magdalakbay sa lupa. Kasama na yung lingkod na si Francis Benaventura, ang tanang mga obispo at buong kaparyalan ng iyong piniling sa bayanan. Dingin mo ang mga kailingan ng iyong angka na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang mawin kong kabin mo at pag-isayin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sunog ng daigdig. Tawar mo at patuloyin sa iyong karya na mga kamatid namin yumao at ang lahat ng lumisan sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makakarating sa iyong piling at sama-sama kagamasan na iyong kaniniwang walang mali. Sa mga daming manisilayan ng iyong kagandahan, sa mamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanyang lahat ng parangat mapuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Upang may isa katuparan natin ang
Habilin ni Jesus, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Nabing kami dyan sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan ng araw. Iligtas sa kasalanan na nilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabigyan na kinang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Panginoon Jesus, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ninyo ko sa inyo ngayon, kapayapaan ang ibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya, tuwag mo ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan, pagkaisayos sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magmasawala ng hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sa inyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mga palagamay na anihan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako marapat dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salitano lamang ay gagawin na. Panalangin laban sa parusa ng kamatayan. Ama, pinagmumulan at nakapagbigay ng buhay, itinataas namin ang mga puso at mga hinaing sa iyo. Tulungan niyo kami upang bumuo ng sanglipunan na tunay na nagpapahalaga sa buhay sa lahat ng pagkakataon. Ang ating itutugon, Panginoon, hilumin niyo ang nagdaramdam namin kaliwan. Para sa mga nakararanas ng sakit at hapis dahil sa karahasan at amen.
para sa mga nagsasagawa at mga biktima ng karahasan ng nakapwa nakipagtutunggali sa galit at puot na kanilang nararanasan. Para sa basag-basag namin sa katauhan na iginapos ng hangarin magiganti. Para sa aming sugatang lipunan na iniligaw ng ilusyong dapat kumiting ng buhay upang ipagtanggol ito. Sama-sama natin sabihin, tulungan niyo kami inika ng kapayapaan. Para sa aming bansa na natutuksong sumang-ayon sa marahas na pagkihiganti. Para magkaroon ng paninindigang kilalanin at itaguyod ang dangal ng lahat ng tao. Para magkaroon ng karunungang makita na ang karupaan, kawala ng katarungan at kakulangan ng edukasyon at hanap buhay ang maaarugat ng kriminalidad. Para ang pagkubay at habag maging daan upang maiksan ang pagdurusan ng mga biktima at magawa ng karahasan. Para sa lakas ng loob na kailangan upang makahanap ng mga kaligtasang magtataguyod sa dangal ng lahat ng tao na sa gayon ay magkaroon ng tunay na pakipagkasundo. Para sa inspirasyong baguhin ang lipunan batay sa pag-ibig at katarungang humihilom muli at mula sa kasamaan. Manalangin tayo. Ama ng habag, hinahayaan niyong pumatak ang ulan sa mga matuwid at hindi matuwid. Bigyan niyo kami ng isang pusong tulad ng kayo upang sa gayon ay magmahal kami katulad niyo. Kahit sa mga taong nagdudulot sa amin ng sama ng loob. Sa aming bansa ay lumalaganap ang isang matinding pangalan na magiganti at isulong na punuin ang betro. Ginagamit ang panawagan na magkaroon ng katarungan bilang balat kayo sa pagpatay sa mga lumalabag sa batas. Maghari nawa ang tunay at hindi panandali ang katarungan. Jesus na aming kapatid, dumanas kayo ng kamatayan sa mga kamay ng mga kapangyarihan, subalit hindi ninyo hinayaang pagtagumpayan kayo ng pagkapuo. Tulungan niyo kami iabot ang aming mga kamay sa mga biktima ng karahasan, upang ang aming walang maling na pag-ibig ang siyang kumulong sa pagpilong ng kanilang mga sugat. Banal na Espiritu, Panginoon at tagapagbigay ng buhay, pinalalakas niyo kami sa pakikibaka para sa katarungan. Tulungan niyo kami upang walang tigil kami kumilos laban sa kamatayan ginagawang legal ng pamahalaan. Gayon din naman, tulungan niyo kami baguhin ang lipunan sa pagkakaroon ng katotohanan, katarungan, pag-ibig at paggalang upang muminto ang karahasan at manaik ang kapayapaan. Amen. O Maria ng buhay, ilayo niyo ang isang bayang Pilipino mula sa kapangyarihan ng kamatayan. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Pablo Unang Ermitaño, San Martin de Porres, patron ng mga may sakit. Ama namin ang pagmahal, pagkalooban mo kami ng pagkakataon, nakuin sa lupa ang ginagawa mo at ilalayo. Gawin mo ang loobin namin ay matuon sa iyong pinal. Luluklok mo sa anak mo ngayon upang kapwa ng tao sa piling mo sa'y mamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. So, bahagi po ang aking pong mga seminarista, ang ating tatlong seminarista ay ito na yung kanilang huling araw sa ating pong paromya. So sila po ay tapos na sa kanilang apostolic na yung araw na ito. So, magpapasalamat tayo sa kanila.
At yung dino naman, kasama ng dalawa naming sariling sub-seminarista, ay panalangin namin sila kung sila ay makatapos maging mga pare. So, huwag niyong kalimutan sila isama sa inyong mga panalangin na magkaroon tayo ng maraming pare para bahagi din o na kung saan ay tunay na may pagpatuloy ang pag-akyat ni Jesus sa langit sa kanyang habilin. Gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng bansa. Bagaman titungkulin natin lahat, pero yung mga pare, at least ito yung kanila pinakabuot ng kanilang trabaho. So kaya ipagdarasal natin itong mga seminarista na ito at ang aming mga seminarista. So mamaya rin po ay gagawin natin yung ating tapusan sa parangal sa Mahal na Berena Mabulaklak. So ang assembly time po ay 3 o'clock po sa Carmen Homes. And then 4 o'clock po may inakailang kumalisa tayo mula sa Carmen Homes. And then diretso na ulit po ay then magbibiwan tayo ng banal na misa at sa panahon ng ika-6 at kalahati ng gabi. So, patalangin din natin mga bubulan. At yung pong inyong mga bubong, siguro po ilinisin ninyo, no? At ngayon ay malakas yung ulan. Siguro na may nakita ninyo na kuminsan ay kumabara. Kuminsan ang kailangan lang mo ay linis. Panalangin din natin yung ating flooring. So muli po, maraming salamat sa inyong patuloy na magsuporta sa ating mga programa at mga proyekto. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo ang taglay ng kagalakan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Salamat sa Diyos. Sa June 4, June 3, ay mayroon tayo First Communion.
Ito po ay resulta din po ng mga bata na tinuturuan natin ngayong Mayo. Pero kung mayroong gustong sumabay, ay magpag-untayan kayo kay Sister Edna, ang aking katikista. Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. Digni et visiam ora commissionibus Christi. Oremus, omnipotentia mater Dei, et gloriosi per nos matris Mariae, corpus et dignam, dignum filii tuae et in columbifici per initur. Spiritus Sancto, va operante et preparaste, dat est que memoration de tempore expiatione, agnus activos malta morte perpetua liberemur. Per iungem Christum Dominum nostrum. Amen. Divino Maxilio Manea Semper Nobiscum. Amen. Ave Maria Purissima. Sin peccato concepita.